Ay, hello po sa inyo lahat at magandang araw po muli. Welcome back po ulit sa ating channel. At kumusta po sa inyo lahat sa mga subscriber po at mga viewers. Magandang araw po muli. So magbabalik po ating technical pro vlogs. At ngayon po ay meron tayong gagawin na TCL TV po ito. Bali, ano po ito, ginamit sa video okay ng pagdamagan, then bigla po siyang nag-shutdown, then nagkaroon na lang ng isang guhit dito sa kanyang screen, so yung naging problema. So atin pong testingin para makita nyo. Ayan, power on. So sabi ni customer, biglang nag-shut off, then nagkaroon ng isang guhit. Ayan po, kung makikita nyo, nagkaroon ng yan, isang guhit. So, then nag-shutdown. So, yan po ang problema niya. So, atin pong ilipat sa ating lamesa para mabuksan po natin. So, ito po, nai-ilipat natin ng pwesto. So pag ganyan pong problema, one line, so naka horizontal line siya, pero ang problema po nito nasa vertical section, vertical po siya, ganyan. So bakit naging vertical siya? Kasi nga yung kanyang image ay nag-close o sumara. Makita niyo po yung image, nag-close from top to bottom, nagsara siya, kaya naging isang guhit, kaya tinawag siyang vertical. Kasi yung one line, kung bubukas siya from center, ganun po siya bubukas siya. So, vertical siya yung direction niya. Kaya ano po siya tinawag na vertical. So, okay po ating buksan para ma-check natin kung ano pinaka main trouble niya. So, ito yung kanyang model 21K77. So, okay po ating buksan muna. So, ayan po na tanggalin natin yung kanyang mga tornilyo. Open natin yung kanyang back cover. So, ayan siya yung kanyang loob ng unit. So, ayan po si vertical section. So makikita nyo, ito po yung kanyang vertical output IC, yung nagbibigay ng vertical image para bumukas yung kanyang screen. So ito po siya, dito tayo magpo-focus sa portion na to. Bali ang move natin, check mo natin yung kanyang ilalim. So minsan may mga cold solder lang or loose contact, then pag wala doon, magpapalit po tayo ng isang buong IC na ito. Kanyang likod, malinis pa po siya, wala pang gumawa po. Ay, kung makikita niya, wala pang pinaghinangan. So ito yung vertical IC. So bali po, ano, i-check muna natin kung meron siyang voltaheng dumarating dito sa kanyang vertical output IC. So, check po natin kung may supply siya. Dahil kung meron po siyang supply,
Ito na mismo ang sira niya, yung IC mismo. So, check po natin kung may darating na supply. So, ito yung BDD niya. So, ito po. Then, i-on ko. On. So, ayan po, meron siyang supply. Makita niyo yung tester, pumalo po siya. Meron siyang 14 volts. So, kaganyan po, ang problema niyan ay ito na mismong vertical output. Yan po ang palitan natin. Then, check po natin kung ano maging resulta niya kung magbabago yung kanyang screen. So, okay po, atin muna pong tanggalin ito. Bali, ano po, medyo maingay lang kasi ano po, ngayon umuulan dito sa lugar ko, kaya medyo maingay. So, tanggalin natin to. So, ito po na tanggal natin yung kanyang hinang. Kaya siyang bunutin. So, ayan po siya. Bulutan natin. Ito po yung kanyang vertical IC or vertical output IC. Bali, ang kanyang part number ay D9302B. 9302. Ayan po kung makakita nyo. Kung meron tayong pamalit dito. Ito meron tayo rito. Mga natutubunot po ito sa mga lumang TV. Pero check natin kung papareha siya. So, itong isa ay ito yung luma. Bali, ito po, meron tayo rito AN15524. Aron po ito, vertical din po ito. Vertical output. Then yung isa ay 78040. Vertical din po ito. Kaso magkaiba sila ng number. Pero ang function po nito ay sa vertical output din. So, itry po natin itong AN15524. Kaya po makakita nyo. AN15524. So, okay po ating
Ikabit ito. Ito yung luma. Tayo ito yung isa pang bunot. Bali, itry natin itong una to kung gagana siya. Bali, iyan matin ka yung mga pins kasi medyo baluktot na. Ituwid natin. So ito na i-diretso natin yung kanyang mga pins kasi kanina baluktot, ayaw pumasok. So itry ulit po natin. Ayun, pasok na siya. Then, lagyan natin ng tornilyo. Siya. Kali hinangin ulit natin. So ayan po siya na hinang natin. Check natin yung pinaghinangan. So ayan po siya, wala siyang nagdikitan. Then pwede natin po siyang testingin kung bubukas yung kanyang image or screen. So atin pong itry kung magkakaroon ng pagbago. Plug po natin. Power. Check po natin kung bubukas yung kanyang screen. Ayun, ganun pa rin. Ay, ayun po, ganun pa rin po siya. So ibig sabihin po, yung pinilit nating vertical output yun ay okay pa po siya. So walang problema po yun. May iba po itong sira pa siya. So yun po ang ating hanapin mong uli. So ibig sabihin, may voltahe siya. Then nagpalit po tayo ng vertical output. Eh, ganun pa rin po ang status o yung resulta. So panibago ano po tayo na troubleshoot kung anong problema niya. Bali, itest po natin yung kanyang deflection yoke para makita nyo. Ito yung sa horizontal, ito yung sa vertical. So yan po napansin ko, yung vertical winding niya ay masyadong mataas ang resistance or halos open na. So ito po siya. So baka may problema ang kanyang deflection yoke. Ito po siya, ito yung horizontal. Ayan. Horizontal po yan, oh.
Then ito yung si vertical lati flexion. Yan po, halos open na siya. Bunutan natin yung kanyang socket. Ito po siya. So, doon ako sa yoke nito kasi yung kanyang resistance ay open. So, ito si horizontal. Ayan. Then, ito naman si vertical. Ayan po siya, kung makikita nyo. Open po yung kanyang resistance. Ayan po siya. Kahit naka 100k na, open na. Ayan po siya. Compare mo sa horizontal winding. Ayan. So para mas makita nyo. Horizontal. Tapos si vertical. Ayan. Open po siya. So, makapagtaka dahil bago pa to. Ibig sabihin yung kanyang coil ay nag-corroded agad or nag-corrosion. So ito po si horizontal, nakita nyo. Ayan. Yung horizontal nyo, yung winding nya. Ito. Tapos ito, ito po si vertical. Ayan po siya, oh. Open. Kaya ay bumukas yung kanyang screen. Kala po natin na vertical output siya kasi naka one line. Pero ang problema po yung kanyang yoke. So atin pong tanggalin to para matik natin yung kanyang ilalim. Baka corrosion or kinakalawang na po siya. So ito po siya. Natanggal ko na yung kanyang convergence ring. Then na tutorial yung nalugan natin. Hatak pa lang po ito. Ayan. So ito siya. Kung makakita nyo. Bali, ano po ito? Tanggalin natin kanyang vertical deflection. Itong nasa ibabaw na to. Sa ilalim. So tignan natin kung nasan yung kanyang putol. So bali, itong mga epoxy. Bali, ano po? Tanggalin mo natin to. Ito para mailabas natin yung kanyang ferrite. Siya. Yun. So ito po, napaklas ko na yung vertical winding nya. Ito yung sa bottom side, kung mapapansin nyo. Ayan, meron pong resistance. May value po siya. Ayan, pumalo yung tester. Yun. Ito yung sa upper side. Ayan po siya. Open. Ayan. So ito pa may problema ang isa. Bali ang solution po natin dito ay ano po, i-rewind lang po natin. Try kung i-rewind to. Then baka makuha pa sa rewind. Then check po natin. So i-rewind muna po siya. Kukuha tayo ng mga scrap na ano dyan, magnet coil or magnet wire. Then i-rewind po natin. So ano po pala, bali gawin ko na po siya ng part 2 kasi medyo mas mababa pa yung video natin kung i-video po natin to. Kasi bali ano po ito eh, bibilangin po natin yung turns nito, kung ilan turns sya left and right. So matagal lang po tayo. So dun po sa part 2 ipakita ko na lang po yung kung ilan turns to from left to right. Ayan po, alternate po yan eh, yung pag winding po uli nya. So okay po, gawin ko na po ng part 2, abangan nyo po yun para makita nyo yung pag rewind ng vertical yoke. So okay po, hanggang dito muna po muna at maraming salamat po sa inyong panonood.
Abangan niyo lang po yung part 2. Maraming salamat po at magandang araw po muli.